Guys, good morning po sa inyong lahat guys. Ngayon ay araw ng Sabado. Welcome guys dito sa Buhay sa Dubai Live. Again guys, ang topic po natin is anything that you would like to inquire about you or your family traveling to UAE or dito po sa Dubai. Okay, so... Teka lang. I have to share this in my wall, in other pages I mean. Okay guys, please guys, don't be shy. Write down in the comment box below all the travel inquiries na meron kayo or anything guys that you would like to ask. This is my way guys para po ma-accommodate ko lahat po ng mga questions. Kaya sa lahat po ng mga followers ko, is either from YouTube or from Facebook. Ito guys, every day, hanggat kaya ko po with my schedule, eh magla-live po ako para po direct ako po kayong nasasagot. It's because there are times... Nasa sobrang kabisihan ko, eh, mahirap po kasi kapag nasa Facebook yung message or nasa YouTube, minsan hindi ko siya nakikita right away, so super late ko nang nare-replyan. And sometimes, my answers are too late na para sa inyong mga questions. But, before anything else, I would like to say thank you so much of course to, asan sila? Filipino Institute, sa kanilang invitation sa akin kahapon. As one of their inspirational speaker, grabe guys, I was really amazed of how successful ang Filipino Institute. Nakakatuwa, if you watch guys yung video na meron na shinare ko kanina ng umaga, ganun po kagaling at kaganda ang Filipino Institute. Sobrang nakaka-inspire na yung theme ng kanilang graduation is isang pagsaludo sa lahat ng mga OFW na handang humarap sa lahat ng hamon ng buhay dito sa abroad at nagiging successful. Kaya nga sabi niya, OFW daw, eh hindi na daw OFW ang tawag sa atin. It should be Overseas Filipino Heroes. Kaya sa lahat ng mga viewers ko ng mga OFW, saludo guys. Nakaka-inspire ang Filipino Institute kahapon. Kaya thank you sa lahat po ng, of course, ng bumubuo ng Filipino Institute. To their boss, kay Sir Gabriel, to Miss Lorraine, ang kanilang dean, and to all the HR, lahat ng mga coaches and mentors, to all the students, especially yung mga followers ko na nandoon na nagpa-picture sa akin, thank you so much! Okay, so today guys, let's start po, no? Right now guys, MPQ Tourism is offering, ilo pala kay Von kahapon, na for a long time hindi kami nagkita. Ayun, siya yung kumanta kasi doon. Nagulat ako na may mga friends pala ako na nagko-coach pala dyan sa Filipino Institute. Kaya nakakatuwa. Okay, so first start guys, no? We have the ongoing, I know this is baliktad, right? But right now guys, we have an ongoing promotion po dito po sa MPQ Tourism. Sa lahat po ng mga kabayan po natin na gusto pong magbakasyon. This is for the month of July, I guess. July, August. Okay? Via Singapore Airlines. Sorry, baliktad ang picture natin. For as low as 1,499 dirhams lang, guys, you can have the TUI ticket na po, Dubai, Manila, Dubai. Kaya sa lahat po ng mga tumatawag, sagutin muna natin to. This is real life. MPQ Tourism, good morning. Hello. Oh, sorry, Junard is not yet in the office. No, sorry. Junard is day off today. But you can send him message, do you have his contact number? He's actually just on standby, even during day off. Okay, do you have his WhatsApp number? Do you have his contact? Okay, anyways, okay. Like this, what do you need, sir? I'll just send him message so he can fix it. Okay, I'll give it to you. Oh, here, sir. 056. No, yeah, 056. Yeah, that's the start. 291-0215. Adjuna, JUNN. ARD. D, yes. Alright, thank you. Bye-bye.
Okay, so we're back guys. Sino po sa ating mga viewers. So ito nga ba, ulitin po natin. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na gusto pong magbakasyon sa buwan po ng July, starting July, we have guys this 1,499 dirhams lang. This is already a two-way ticket. Kaya guys, avail it now bago pa po maubos yung seat class nito para po makauwi kayo ng mas mura. Kasi some of the airlines kasi this time, lalo na po yung mga susunod na mga buwan, medyo may kataasan ng konti. Okay? Kaya please guys, do call us or send me a message. Or later guys, after this live streaming, I will share again my WhatsApp number and my mobile number, direct mobile number dyan sa aking title para po sa inyong lahat. And what else? Kahapon pala, nakakatuwa, no? Sino sa inyo ang pumunta sa 119-year celebration ng Philippine Independence Day dito sa Dubai? So ako guys, I would like to say thank you so much sa lahat ng mga followers ko na nakilala ko, nakita ko kahapon. Nagpa-picture sa akin. Kaya, ayun, nakakatuwa if we have this big events, tapos nakikita ko rin kayo in person. Kasi yung iba, sorry talaga, hindi ko sila matandaan. Pero nakakatuwa, no, na how successful it is. I think more than 20,000 na mga kababayan ang nandun umaga pa lang. So, I'm actually, guys, uploading now the video para po makita niyo yung some behind-the-scene things na nangyayari. Mga kasamahan ko kasi ng mga vloggers is nandun din. Kumbaga, binigyan kami ng chance ng PID 2017 na makapag-interview sa kanilang media center. Kaya yon. Alright, so asan ako? Let's go to the questions. Okay, hello kay Sherry Legaspi. I'm your God bless Sir June and from Aping Largado. God bless Sir. You're frank talaga. Love it. Okay, so what else guys? So since ang pinag-uusapan po natin ngayon is about yung any questions that you have guys if you're planning to like travel here in Dubai or in UAE or if you wanted to bring your family members here. Nandito po ako guys to assist you po. And right now, I have it guys in my Facebook page or in my Facebook account yung promotion po na meron po ang MPQ Tourism. We have complete packages. Okay, for those with yung family, mga immediate family nila, and if you wanted to bring them here with 3 months visa package po, we have 2,200. So, I will repost again yung post ko na yon with the documents or requirements na kakailanganin ninyong i-prepare. So, just check out my Facebook account para po mabasa nyo doon yung mga requirements na kailangan nyong i-prepare. Okay? So, what else? Sino nagko-comment sa atin? Alright, and hello kay Rich de los Pobres. Have a blessed Saturday. Keep up the good work, Sir Juni. Bye, Benny and Jareen Iris. And also from Marzo Oravan. Hi, Kuya Juni. It's interrupted. Thank you sa pagpunta po kahapon. You really inspires Filipino lives. Thank you so much. Alam nyo guys, yes, I admit it's a little tiring. Kasi alam nyo bakit? I am the inspirational, I am the guest, special guest ng Filipino Institute kahapon. In the graduation, guys, ang laki ng numbers ng kanilang students, they have more than 200 graduates. Imagine! Okay? Na lahat yun, i-shake hand mo sila, of course, you have to congratulate them all, you have to take picture. Okay lang sa akin yung tumayo ako ng matagal. Okay? Sanay ako doon. Pero yung nakangiti ako sa lahat ng picture, nakakapagod dito. Pero of course, I have to give that smile. It's because that's my way of showing them that I'm happy for their achievement. Yun nga lang, to be honest, nawala ako with my speech. Because I'm supposed to share my whole story na from the time I started here until kung nasan ako ngayon. So parang yung kwento ko, until sa time lang na naging manager ako ng Haagen-Dazs, pero hindi ko na siya natuloy until sa naging social media guru na ako, until nakapasok na ako dito sa travel. So, I'm lost, okay? Siguro na-overwhelm ako sa other side kasi ng story, but anyway, basta ang importante of my message is that, yun nga, my secret of my success is because naniniwala ko that the distance, okay, between you and your dream is action. So if you just keep on just dreaming lang, walang mangyayari. So you have to do something.
you have to act, you have to make an action. At least, do that very important, simple step, okay? Para mabigyan mo ng action, para maabot mo yung mga pangarap. Kasi sabi nga nila, di ba, gusto kong yumaman, pero you cannot just say na gusto mong yumaman. What you will do, ano yung mga gagawin mo para yumaman ka. So yun yung message na meron ako kahapon. And you know, one more thing about that is, na kapag plinano mo ng isang bagay, you have to believe. Kailangan mong paniwalaan na mangyayari yun. Yun din yung reason, di ba, when I started vlogging, hindi ako kilala. I just believe kasi na alam ko I'm doing a good advocacy sa mga kababayan natin. Kaya ganong katapang, ganong kalakas ang loob ko to face the camera and share my videos online. Okay, hello kay Lila De La Cruz ng Sales Rain. Ayan, medyo namamaos na tayo. Alright, sabi naman ni Jergy Castro Malone, sabi, hello Sir Jun, thanks for assisting our kababayans to those who need to take vacation here in UAE and to take vacation back to our country. God bless and good job. Hello kay Ate Doris, good morning. Happy and positive vibes sa'yo, Sir Juni, sabi naman ni Lila De La Cruz. And Resh De Los Pobres, sabi, yes, you're right, Sir Juni, bawal ang pasaway. Kay Juni Sarsano. Okay, and sabi ni Sean Michael Velasco, hi Kuya Juni, I'm planning to work there next summer. I'm from Italy. Okay, so guys, ito na, since we're talking here about travels kasi, again, I'm repeating this, guys. Sa lahat ng mga kababayan natin na gusto pong mapumunta ng UAE from other country, not from the Philippines, sinasabi ko po na it's very easy to come here, guys, via tourist visa. So, I have a lot of followers na nag-apply sila sa amin ng visa from Qatar, from Middle East countries. And so far, everything is okay naman. And they're all here na. Kaya hindi po talaga issue ang pagta-travel kapag galing sa, kapag from outside Philippines na. Alright, and what else? So, ito guys, so let's continue po ang topic natin since we're talking here about ano nga yung mga question and answer about traveling to Dubai. So, first thing na sinasabi ko guys, especially dun sa mga nanonood ng mga lumang video ko, some of the informations actually are not updated anymore. Kaya I apologize for that. Kaya nga po ginagawa natin itong live streaming natin. So, ano nga ba yung, let's say, ano nga ba yung tamang pagpaplano of you traveling here? So, for those with family guys, or when you say immediate family, wala pang issue yan. You can plan right away. There will be no problem of you guys coming here. And the phone is ringing again. Oh. MP Teresa, good morning. Yes, ma'am. Mark? Kay Madam Malu? Oh, sir, may number po ba kay ni Madam? Kasi siya po yung nag-update din noon. Kasi siya talaga nag-process. Ay, sige po. No problem. Sige po. May pen na kayo? 050... 385-4272. Same po yan ang WhatsApp number. Yes po, no problem po. Alright. Okay, thank you sir. Okay, bye-bye. MP Katerisa, good morning. Hi. Good morning. Oo, naka-live tayo ngayon. Gusto mong bumati ng live? Sige. Are you planning to have your vacation ba ng July? Okay, sige. No problem. Sino ka? Sino to? Ay, Alvin! Sino Alvin? Teka lang, ang daming Alvin kasi. Hello kay Alvin, nanonood siya sa atin ngayon. Ito, tumatawag siya. Nang gugulo. Joke lang. Okay, bye-bye. Okay, so yun guys. And ito, let's continue reading some of your comments muna. Sabi po ni, I think napasa na natin to, no? Or hindi lang siya updated. Kasi minsan ito yung problema sa live streaming.
sometimes yung monitor ko na desktop, hindi siya sumasabay ng tama. But anyway, so yun guys, abangan nyo po later, konting minuto na lang, yung video blog ko from the Philippine Independence Day celebration kahapon. Ayan, nakakatuwa. I mean, hindi ko alam, I enjoyed it during nung time na nag-i-edit ako. Feeling ko masaya. O ako lang talagang masaya. Okay, sabi po ni Neria Juni Jr., asenso na ngayon tayo, boss, ah. Uy! Hello! Ayan, thank you so much! Ayan, thank you so much, of course. Well, I think we have to do that. Diba? Dapat medyo paangat tayo lagi. Siguro, I think one of the secret talaga na ito, nang I'll share this to everyone. Well, they medyo out of topic siya. Alam nyo guys, ang unang problema talaga ng mga Pilipino, meron tayo, takot tayo eh. We're all scared. Yung fear natin of failure, of rejections. Yung hindi tayo sanay sa risk. But you know who are those people who are successful now? They are the one who are not afraid to try. They are not the one who are not afraid to fail kasi. Kasi guys, hindi mo malalaman if things are okay if you didn't try. Kaya guys, whatever plans you have in your life, whatever man yung thing na gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Do that. Okay, kasi tandaan nyo guys na ang failure kasi, facing this fear, is either you will succeed or not, it will benefit you po. Okay? If you fail, you will learn something for that and you will never do that again. But if you not, enjoy. Okay? Enjoy mo yung bunga ng action na ginawa mo. Kasi ako, what I did, sige, sugod lang na sugod. Just have to believe in yourself. Kasi alam mo, tandaan nyo yan, maraming tao talaga na hindi sila sasang-ayon sa kung anong gusto mong gawin. Hello guys! Ayun, nag-interrupt tayo. Kaya, I'm replying some of the messages sa ating live streaming. But anyway guys, ito, we have special greetings dito, no? Hello kay Vilma Alzate Zapata, watching from London with love. Vilma. Hello guys, sarap po ng mga kababayan natin dyan sa London. Sana talaga time will come, makapunta na ako dyan. We are actually planning, may mga documents. Para diba, kasi since we are guys offering a visa naman going to London eh. So, tandaan nyo guys ha, MPQ Tourism, not only just tours, not only just visas, kumbaga visa ng Dubai, but we also assist. Yung mga kababayan po natin na gusto pong mag-avail ng visa to Schengen countries, visa to Canada, to UK, to US, to Australia, and soon guys, no, abangan nyo po guys, we are now collaborating with one company from Australia, especially to those who would like to go to Australia with student visa. Abangan nyo yun guys. I am just waiting. Okay guys, so ito guys, I'm just replying some of the messages sa atin ng HR, ng admin for HR, ng tawag nito ng Filipino Institute. Thank you so much! And asa na tayo kanina? Okay, so yun guys, watch out yun po yan. Soon guys, we're going to invite this company from Australia na nag-offer sila ng assistance, okay, through us, na gusto pong pumunta ng Australia using yung student visa. So I have so many friends from the Philippines na right now po nasa Australia na sila at lahat sila idumaan po sa student visa. So abangan nyo po yun guys ha, kasi nga we will gonna make an announcement to everyone to attend sa ipa-finalize naming date and location para po maka-attend kayo for a forum. Okay, so they will be here explaining what are the things na po pwede mong magawa if you are under student visa, what are the requirements that you need to prepare. Kaya malapit na po yan. They are coming here from Australia para po sa inyo. Kaya ako pa lang, ngayon pa lang, I would like to say thank you so much
sa lahat po ng mga kababayan po natin na from other countries na napapanood nila ako na DR guys offering yung ganitong klaseng services to help po kayo. Okay? So ako, alam nyo guys, sa lahat po ng blessings na nararanasan ko lately lang, I'm praising God for all of this. Sabi ko nga, sabi ko, Lord, sabi ko, just use me. One time I prayed, sabi ko, Lord, sabi ko sa kanya, yeah, I may not be that super perfect son for you, but sabi ko, use me, my influence, to be a help sa mga kababayan po natin. And God is really very, ano guys, wonderful. Kasi di ba parang nare-reach niya yung mga taong kakailanganin ko o kakailanganin natin para mas mapadali yung mga suporta na kakailanganin natin. Kaya yun. So, praise. Thank you, God. Okay, so let's read some of the message. Hello kay JC Paras. Kumusta na? And si JC po guys is my follower from the Philippines. At ngayon nandito na siya. Kaya good luck sa'yo. Sana magkita tayo ha. Okay. And sabi po ni Jay Han, sabi, hello, I advise mo sila to buy souvenirs sa mga thrift shops, day-to-day, or greenhouse para makatipid. Okay, of course. Ito guys, alam po ng mga bagong salta. Okay, dito po sa UAE, ito nga sabi ni Jay Han, she's recommending you guys if you wanted to buy yung mga panggagamit sa bahay, etc., etc. Greenhouse or day-to-day. Ayan, day-to-day for your needs every day. Bumili po kayo sa mga shop na yan. It's because guys, so super affordable siya. Okay, plus for females, never to sit beside the taxi driver in front to avoid any altercation or misconceptions. Going to Australia, dapat may finances ka talaga. All the best. Alright guys, thank you so much, Jehan, for the tip. Ayan guys, so salamat po ng mga kababayan po natin. I know kasi lately lang, the reason why I agreed to this company, because I received some inquiries of some our kababayan sa gustong pumunta ng Australia. And since I admit no, na I don't have that full knowledge kasi of traveling there, kaya I said yes to this person from Australia mismo para po ma-assist talaga sila. So at least, hindi man ngayon yung time for you guys to come to Australia, at least you have an idea already. What are the documents? How much money do you need to prepare? Ano nga ba yung mga i-expect mo dapat if you are in Australia na? Okay? So now guys, let's proceed na po sa ating topic again. And so guys, still ang pinag-uusapan po natin is anything guys that you would like to inquire about traveling to Dubai or in UAE po. Okay? So don't be shy. I think I miss out something kaya hindi ko nare-reach yung some of my viewers. So I have to share this first guys in some of my pages para po if they have questions as well, kumbaga mapabasa natin. Okay, so ano pa nga ba yung mga aabangan niyo po dito sa Dubai no while I'm sharing this? Aabangan niyo po guys, very very soon na po ang aming online show Friday Treat. So it's a group guys of what they call this? It's a group of vloggers dito sa Dubai na magsishare po kami sa inyo ng mga for fun, yung mga libangan nyo. Kasi nga po, we are supporting also the Pinoy After Hours. Sila po yung first ever online talk show dito po sa Dubai. And of course, we have also yung Tatak Pinoy sa UAE. Sila naman po yung mga current events, mga public service. They are very active guys. Follow their page. If you wanted to know kung ano man yung mga activities dito, follow their page po, their videos, alright? Very informative po yan. That's headed by Kuya Rico. Of course, Mr. Day to Day with kay Ate Juicy Rumulo, ng Ilongga. And of course, my very good friend na member din ng hashtag Pinoy Social Media, si Vin. Okay? And so right now naman, what we're planning actually is to create a new online show din naman para naman sa mga kalokohan. Okay, yung para every Friday meron kang aabangan na mga kulitan lang. So we have beauty vloggers na magsha-share sa inyo ano yung trending sa makeup, sa fashion,
ano yung mga kalokohang balita na maisip ng mga vloggers namin, saan sila nagpupunta, anong pinagagawa nila. We will try to connect a little current events through the help of Lance for some very important news, okay? Coming from, we're actually waiting for the confirmation from the Filipino Times para we will share whatever news na meron sila na maaaring makasabay doon sa theme namin of the week. Okay, ako naman, I'll be sharing, of course, yung ano nga ba yung mga community update, anong bago sa community natin. And of course, we also have Madel. Okay, siya naman yung bosses ng masa. So may mga, baka magulat na lang kayo one time, masalubong yung si Madel, eh bigla na lang ko itatanungin about anything, okay? Para mapairating natin yung bosses ng masa. So, one of the examples is, Rizay, gaano ka nakatagal sa Dubai? Bakit ka nagtagal sa Dubai? Yung mga tipong ganun. So, abangan nyo po yun, guys, ha? Malapit na po yan. We already did yung introductions videos namin and all. So, we're just collecting it all and we will share it all to all of you. Maybe tentative, maybe this coming Friday or next Friday, just to kumbaga ma-formalize lang lahat. So, abangan nyo yan. Sana po matuwa kayo dyan at masuportahan nyo po yung Friday Treat Show namin online. Okay, hello kay, of course, hello kay Miss Lynn ng Karuti. And guys, so abangan nyo po yun. We're still waiting, guys, for the confirmation if when we're going to start the Karuti Radio again. Kasi nga, may mga factors na kailangan ayusin from the Philippines. So, medyo na-hold siya ng konti. But anyway, hindi ko alam saan yung nag-message sa akin. Is it WhatsApp or is it in, I think, WhatsApp? Okay, hindi siya sa WhatsApp. Bakit ganun? Oh, anyway, saan na tayo? Okay, so guys, let's go back to our topic again. Ayan kasi nga, it's 11 o'clock na in the morning. Hello kay Ate Lags! Kuya Juni, off ka? No, hindi po. I'm working po, Ate Lags. My off, guys, is Fridays. Okay, guys, tonight pala, I'll be in Boracay. Ayan, for the, I don't know kung anong level na to. I think for the Mrs. Dubai 2017. So, kita-kits tayo dyan kung free kayo ng 6 o'clock onwards. Meron po silang preliminary yata na to ng Mrs. Dubai 2017. I think this is the first, okay, na magkakaroon po ng ganito. Makikita nyo na how sexy and beautiful yung mga Filipina misses na to. Na you will not, parang you cannot tell na, my God, misses na yung mga yan. They're so pretty. Sabi nila pang international daw yung level. Bali-balita ko. Mga matatalino daw. So, see you there, guys, ha? And now, let's go back, guys, to our topic. Sa lahat po ng gusto pong mag-A to A pa rin, I'm still, guys, recommending this. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na gusto pong mag-exit na medyo madalian, okay? So, we've been helping, guys, kababayans natin na nag-a-avail ng ganito mga services. What I can just assure you, guys, of MPQ Tourism Service is that yung transparency, okay? This is travel agency, okay? So, may mga bagay talaga minsan na hindi natin maiiwasan, right? What's good about our service is, no matter man anong mangyari, say magkaroon ng rejection, magkaroon ng problema, we are transparent, guys. We will tell you kung ano talagang nangyayari and what else can we do. So, especially guys, if you are in doubt sa ibang travel agency, then better try our service, okay? And you can tell po how different we are, especially if I personally handle your account, your visa application and all. So, ako personally, I will update you po. Okay, yun yung kagandahan nun, di ba? Yung tipong, tika, ano na kayo nangyayari? Kasi di ba, may mga bad experience kasi ang ibang mga kababayan natin from other travel agencies eh. Which I don't want to mention the names anymore. Yun yung problema kasi na, tika, bakit inabot ako ng 1 week? There should be at least a valid explanation for that. Diba, yun yung kagandahan. At least, diba, kung baga ikaw hindi ka mag-aalala sa isang kamag-anak mo or sa visa application mo while you are on exit. Sir, ganito kasi nangyari or ganyan na nangyari. At least you are, kung baga, at least matahimik ka naman lang na hindi ka mag-aalala na kung ano talaga nangyari. So, sinasabi ko lang that if your visa application na umabot ng 1 week, that's, there is a problem with that anymore. Lalo na yung hindi kanila mabigyan ng real update. That will be a problem. So guys, sa lahat po ng gusto mag-A to A, ha, please don't be shy. I will write down my contact number again sa title natin later.
As of now, we have promotions. So sa lahat po ng gusto mag-exit with 1 month visa package, it's only just 1,400, but I'll give it to you guys ng 1,300 dirhams lang. And for our 3 months visa package naman for A to A is 1,800. Okay, so 3 months visa na po yan. And sa lahat po ng mga exiters natin, reminders again guys, please po, if you are from cancellation, ibig sabihin you have a previous employer, tapos ang visa nyo po is low profile. Okay, when you say low profile, ito yung servants, nanny, cook, laborers. Guys, please do not exit by land. Okay? Kasi po, hindi po tatanggapin kayo sa border. You will have two options. One is to take an exit Oman sa amin, ng by land din, pero we will arrange your travel to Oman na hindi by bus. Kundi schedule namin kayo for an airplane from Maktoum Airport going to via Salam Air going to Muscat. So, and don't worry, kapag nasa Muscat na kayo, yung may susundo po sa inyong bus. Yan lang po yung option. But to those who are not low profile naman po ang kanilang visa, from their cancellation, wala pong problema. You can still exit po sa Oman nang wala pong problema. Okay? And ako guys, personally, I really suggest, alam mo na pag 1 week na lang ang visa expiration mo, let us know po right away. Because we will provide a best hotel sa inyo sa pag-i-exit nyo sa Oman. Para hindi nyo po maranasan yung pag-i-exit sa super crowded na mga hotel doon. Okay, and of course, sabi po ni Miss Lynn, sabi niya ng Kuruti, sabi, thank you Zuni for helping and sharing information kababayans and their visa needs. Keep it up! And guys, thank you so much Miss Lynn of Kuruti. Kaya guys, lahat po ng mga hindi pa nakapag-Kuruti member, ay naku, i-avail nyo na. You know what? We went to Max. Okay, I'll show you guys that I have a Kuruti card. We went to Max restaurant. Okay? Nag-dine kami doon using my card with my company. We get 20% discount. Sarap, di ba? And then we went to Jollibee din dito. May Jollibee kasi malapit sa amin. I think may minimum kasi na amount eh ng purchase. 25 dirhams yata. May free Sunday ka na. Okay? So get to know guys more of Kuruti. Check out their Facebook page or their website. And find out guys ano yung mga, tawag nito, mga discounts. Okay? Yung mga advantages or privileges na meron ka kapag meron kang Kuruti card. Okay? And also, ako, ito pala kanina ko pa siya iniinom kaso malamig na siya. I would like to say thank you so much to Organo Gold. Ayan, JB Group of Company. Thank you so much guys for all your help. Okay? See you soon. Ipapakilala po ko po sa, kayo sa kanila online. Okay? Sino nga ba ang JB Group of Company? Ano yung mga ginagawa nila? What are their future plans? Okay? Ano yung connections ko sa kanila? And all. And also, sabi po ni Kuya Tom Alvarado, sabi, congratulations to Malou Prado, CEO NTK Tourism, for being one of the top achievers in the Middle East. We are proud of you! Actually guys, sisingit ko lang to. I don't know if it's available now in the Philippines or I think not yet in Dubai. Meron pong isang book, no, sa Dubai na parang para siyang libro ng mga successful Filipinos dito sa UAE. Kasama po dun yung boss namin. Along with some of my friends like si Dan Lester Double and the rest, okay? So nakaka-proud to see that, 'di ba, parang you are associated with these people na mga successful na. Kaya nga tama talaga guys yung kasabihan eh. Tell me your friends are and I'll tell you who you are. Kaya if you wanted to become successful also, be friends with the successful people. You know why? Number one, you will learn something from them. Ano bang behavior na meron sila? What makes them different compared to others? Kasi one good example is let's say si Dan Lester Dabon. He's successful, mataas ang position niya sa company, multi-awarded siya. Pero my God guys, nagsa-sideline. Diba? Kumbaga, mahiya naman kayo sa mga kababayan natin na very average ang position, pero super comfortable lang sila sa buhay. They don't want to get out of their comfort zone. And then later on, magko-complain sila bakit wala silang pera, bakit wala silang ipon. Pero itong malaking sahod, successful ng tao, pero kasi masipag. Kaya ako, that's the reason why I'm looking up on Dan Lester Davon talaga.
Bigla ko nahiya na sabi ko, okay, siya nga eh, di ba, okay na siya sa buhay, but then ang sipag pa rin niya mag-sideline. So, why not? Di ba? Okay, sabi po ni Chacha, hi, Juni, PM ko mamaya, personally, may tatanong ako sa iyo, salamat. Hello to Isagani, Ritua Esguera, to Mark Jerome Makoy Ocampo, and to everyone, guys. So, sa lahat po na, wow, flowers, violet flowers, what is that? That's cool. Okay, anyway guys, so ito po, no, sana po nakatulong po sa inyo ang video na to. Kaya guys, don't be shy to all of my viewers in Facebook, to all of my viewers in YouTube. Guys, kahit hindi nyo maabutan yung live streaming na to, if you have any question, guys, don't be shy. Write down in the comment box below. Then I will try to read that in my next, tawag nito, in my next live streaming. So dito tayo magkoconnect, alright? So, do I have some questions? But I think I have one question from my Facebook page. This is coming from Archie. Basahin natin to bago tayo mag-goodbye. Sabi niya, hello po kuya. Hello po kayo dyan sa Dubai. Kumusta po kayo dyan sa Dubai? Nag-apply po ako sa Kamox Agency as Sales Associate. Ngayon mo lang ako nakapanood ng mga videos nyo. Yung ino-offer po nila sa akin ay 1,650. Basic with accommodation, 730 dirhams, and transportation at 310. So, total salary ko pa is 2,640 dirhams. Okay lang yun kasi nakapag-medical na po ako at balak na po ako kumuha ng visa. Pero, magbabayad ako ng 10,000 for placement fee. Dapat ba ako mag-back out or should I go? Go! Okay, go ahead. I think that offer is okay na po yan. And plus, di ba, guys, look for this travel agency. Kasi ang kailangan nila is just 10,000 placement fee. The name is... Oy, thank you, Archie Balda, for sharing this. The name is Kamox Agency. Anyone knows about this? Please, guys, do write down in the comment box below yung link niyan para po makatulong sa mga kapapain po natin. Okay, and then I think I have another one question here. From Raymart. Okay, sabi ni Raymart, hello po kayo, Julie, thank you sa mga vlogs niyo po. Laki po ng help before ako umalis ng Pinas. Yung vlog mo na yung sinisearch ko. Keep up and God bless. Okay, hello to Buhay sa Amerika. Sa lahat po ng viewers ko sa YouTube, babatiin ko na kayo everyday. Alright, so I think that's all for now, guys. I have to work now. Ang dami kong kailangan i-process. So, God bless everyone. And before I say goodbye again, another inspirational message, guys. This is from CBN Asia. Okay? Kung kilala niyo po ang 700 Club Asia, sa kanila po to, it's very inspiring every day, guys, that you have this, ano. Hi, how I wish na makapagbigay ako nito sa inyo. Daily inspiration po. Okay. And the inspirational message for today is, step by step, we grow in our relationship with God. Okay? So, unti-unti lang. That's very important. This is the very important relationship na meron tayo dito sa mundo. To have a very strong relationship with God. Kasi guys, if you have God in your life, hindi mo alam kung paano mo sasaluhin lahat ng blessings na ibibigay niya sa iyo. Kaya yun lang guys. Have a nice day to everyone. Enjoy your Saturday. See you soon. Bye!